tulad ng tao lalong lilipad, tulad ng mga istang naglalakad, tulad ng ibon lalong balanguya, tulad ng hangin na nag-aapoy. Tayo ang bida ito, lumuhod kayo, magbibigalang sa mga prinsesa ng daing reyna dito sa palasyo na. Saya-saya ng kantahan natin kanina eh. Bakit ba? Yung anak ko kasi, lilipad na ba puntang Australia bukas? Ay, talaga? Bakit? Doon ba siya titira? Ay, hindi. Magbabakasyon lang. Aray! Ako naman, paano na? May paiyak-iyak ka pa dyan. Dapat nga matuwa ka kasi, awam ka. Nga yung anak mo sa mga pasyente niya, ang hirap kayong maging doktor. Alam niyo naman ako, klingi sa mga anak ko. Alam mo, huwag ka nga masyadong mayigpit sa kanila. Kaya mo silang mag-explore paminsan-minsan. Yung isang anak ko nga, pa-travel-travel lang. Ay, naku. Paano naman hindi mag-travel na mag-travel yung anak mo? Eh, piloto kaya yun, di ba? O bakit? May sinabi ba akong iba? Ay, naku kasi. Kumpletuhin mo kasi yung sinasabi mo. Dahil mo pa yung fake news. Ano? Anong sabi mo? Fake news? Kung para sa ating dalawa, mas fake ka. Tignan mo nga yung... Tignan mo nga yung... Tama na nga yan. Simpleng bagay pinag-aawayan nyo. Alam nyo, maging thankful na lang tayo kasi magagandang trabaho ng mga anak natin. Oo nga, no? Iba na talaga pag nakapagtapos ka ng pag-aaral. I agree. Kaya nga yung bunso kong anak, pinagsasabihan ko na magtapos muna ng pag-aaral bago maghanap ng forever. Ay, nako! Ayan ka na naman. Forever na naman yung sinasabi mo. Nako, huwag ka maniniwala dyan. Kasi 50 years na nga silang nagsasama. Nagkakahiwalay pa. Aba, Peter. Ay, naku. Walang forever, Marie, no? Marie Marta, may problema ba? Si Nestor kasi, may ibang babae. Ha? Ano? Ano tagal-tagal nyo nang mag-asawa, ngayon niya pa naisip ang babae. Eh, ano naman ang gusto mo? Noong pa? Oo, masama kasi ang ugali mo, kasi ang sama ng mukhang... Gracia, ano ba? Tama siguro na nga. Siguro may gusto ka sa asawa ko, no? Malungkot na nga itong kaibigan natin, eh. Okay, sorry. Sorry na. Eh, ano ba kasing nangyari? Paano mo nasabing may babae? Kasi si Nestor, nahuli ko, may biniling bahay at lupa sa Cavite. Si babae niya na yata yung babae niya. Ha? Talaga? Oo. Naku, hindi pwede yan. Pwede mo siyang idemanda kapag ganyan. Oo nga, idemanda mo. Tapos, ituro mo sa mga pulis. Sabihin mo, adik ng matukhang. Ayoko tukhang. Gracia, ano ka ba? Tumigil ka na nga. Oh, sorry. Ano ba yan? Ano ba? Han, nandito na ako. Ay, naku, nandyan na siya. Ano ba yung gagawin ko, mga ma'am? Hindi ko na alam ang gagawin naku. Ko. Ayan nyo, ano pagsasabihan ko yan, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayaw ko siyang kausapin. Ay, naku, grabe. Ayaw, nakakapagod na sa opisina. Pero alam mo, Han, may surpresa ako sa'yo. Sigurado ako, magugusto mo to. Surpresa ka pa, ha? Ha? Ano ba yun? Napakasama mo, nalalako mo yung... Ano bang problema ng babae na to? Ewan ko dyan. Gracia, ano ba? Daig mo pa ang asawa ko, makareact ka dyan. Sorry kasi, nadala lang naman ako. Ayoko kasi may naagrabyado ng kaibigan ko. Ano? Naagrabyado? Sino naman naagrabyado? Si Marta. Nahuli ka na may kabit ka, huwag ka na magkaila. Ako? May kabit? Sasabihin na yun, gusto nyo naman napulot yung balita na yan? Facebook. Talaga? Grabe ka naman, ba't... Ano naman, Gracia?
Kasi, ano? Ano kasi, parang kanina, iyak-iyak pa. Oo nga. Nauli ko kasi siya, may ibang babae, binili siya ng bahay at lupa sa Cavite. Yun oh. Ba? Huwag mo ba yung sasabihin na ito? Naku, naku, huwag ka na tumawa. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Pagpapalit mo na ako kay Gracia. Yung bahay na yun, binili ko yun para sa'yo. Regalo ko sana para sa darating na anniversary natin eh. Kasi diba, yan yung pangarap natin, yung magkaroon ng sariling bahay at lupa. Nang sa ganun eh, hindi na tayo mangungupan. Talagahan? Ay nako, mare, huwag ka maniwala dyan. Ang bobola lang yan. Gracia? Ay nakuhan, maniwala ka. Alam mo, wala na akong ibang pangarap kundi ang mapabuti ang buhay ng ating pamilya. Kaya pwede ba? Smile ka na dyan. Binilang pa nga ito ng paborito mong bulaklak, oh. Masyado ka kasi nagpapintero na. Ay, ganda naman ang mga bulaklak na to. I love you, Hannah. Thank you, kasi. Ay, tama na nga yan. Oy, baka lumindol. Lumindol? Baka kasi, kiligin yung earth, umaga tayong lahat. Alam mo, mabuti pa, magkantahan na lang tayo, ha? Ay, alam mo, Gracia, pasensya ka na, pero mamaya na lang yung kanta. Ano, mabuti pa? May balita na. Alas 6 na, oh. Ngayon nga, ibabalita yung bagong pelikula ni Marian. Ay, inaabangan mo rin pala yun. Oh. Manood tayo. Bangkay na nung natagpuan si Reynaldo de Guzman Jr. o alias Kulot. Ang 14 anyos na huli raw nakitang kasama ni Carl Angelo Arnaiz, ang binatang napatay na mapulis Caloocan matapos di umanong mang-hold up ng taxi. Tad-tad ng saksak sa dibdib at balot ng packaging tape ang buong ulo ng biktima nung nakitang palutang-lutang sa isang creek sa Gapan sa Nueva Ecija. Posible pa raw na tinangkang sunugin ang kanyang bangkay. Live mo. Bakit mo pinatay? Hindi ko na kasi gaya. Ganda-ganda ng balita eh. Ano ba yan? Ay nako. Kawawa naman ang mga batahan. Alam nyo, mahihirap lang talaga yung kaya nilang patayin. Isamantalang ang totoong problema, yung kahirapan. Bakit kaya hindi nyo pinagtutuunan nila ng pansin, ano? Sana nga, kahit papano, magkaroon sila ng tenga para makinig sa mga hinaing ng mahihirap. Ilan kaya yan? Kaya nga, parang mas nakakatakot pa mabuhay dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko dito kay Marta, mabuti pa, sa ibang bansa na lang muna kami manirahan. Oo, mag-a-abroad na kami, no? Eh, tayo nga nakatira sa subdivision na may gwardiya na nagbabantay. Natatakot na eh. Paano pa kaya yung mga nakatira sa tulay? Sa sementeryo? Tama. Sa looban? Siguro araw-araw silang natatakot. Panigurado. Mahirap na nga sila. Lalo pang pinahihirapan. Pero, mas mahirap kung tayo ang maglilibing na sarili nating anak. Marinig ko pa lang yung balita na yun, parang kinakahid na yung kaluluwa ko. Napakasakit. Ang hirap. Sabi ko kasi sa inyo, magkantahan na lang tayo eh. Ayan tuloy, nag-battrip pa kayo sa balita. Ay nako. Kung maiibsan ng kantang yan, ang nararamdaman nating kalungkutan. Oo. Kasi ang totoo, nabubuhay kami sa mga mumunti naming panaginip na ito. Nabubuhay kami sa mundong pinapangarap namin. Pero hindi namin maabot-abot. Lumalagotok na ang aming mga buto sa kakapilit sungkitin ang mga inaasam masam namin. Edukasyon, trabaho, seguridad, pantay na pagtingin. Nagawang makapag-aral. At ngayon, hirap na hirap kami patapusin ang aming mga anak. Ako po si Luli, ako po ay nakatira po sa North Cemetery.
Isa po akong caretaker. Hindi po sapat ang aking kinikita. Kaya hanggang ngayon po, hirap na hirap pa rin kami sa buhay. Gusto ko po ng pagbabago. At pangarap ko rin po ng isang mapayapang lipunan na hindi magsasantabi at hindi rin po lalaitin ang katulad naming mahihirap. Ako po si Lolita Mercado, tunay ko pong pangalan. Salamat po. Ako po si Christian, nakatira malapit sa ilalim ng tulay. 21 anyos. Kagaya nyo, sirin ho kong mahirap. Hirap na magkaroon ng oportunidad na makapag-aral. Hirap ang aking mga magulang na pag-aralin kami. Ngunit sa tulong ng iba't ibang private organization, nakapag-aral akong muli. Ngayon, isa ho akong fine arts student sa IRIS. Di na po ito parte ng aming dula dahil totoo po ang kahirapan. Ako si Wendell. Kasalukuyan din po ako naniniraan sa loob ng sementeryo. Nalangangang ba, madalas din po yung natatakot dahil sa mga patayan na aming nababalitaan. Ganon din po, dinadanas po ito ng aming komunidad. At ngayon, isa ako sa mga lumalaban sa kahirapan. Nang sa ganun ay ang bawat isa sa amin, makamta ng magandang bukas at magkaroon ng magandang kapanatagan ng kalooban. Ako naman po si Jonalyn Kilala. Isang taga-sementeryo din po. Bagamat wala pong binabantay ang mga puntod, maasa lang po ako sa kinikita ng aking asawa para sa aming mga anak. Salamat po. Ako ay isang caretaker din po ng sementeryo. Hindi po sapat ang kinikita ko para sa pangangailangan ng aking pamilya. Pangalan ko po si Emilda. Yan po ang, at dumaranas din po ng kahirapan. Ako po si Lilian Piglao. Nakatira din po ako sa Manila North Cemetery. Ako po ay isang HPV facilitator at kasalukuyang lumalaban at dumaranas din ng kahirapan. Sa totoo lang po, natapos na po ang programang 2015 Millennium No One Left Behind at sa ngayon po sa kasalukuyan ng Sustainable Development Goal or SDG. Pero kami po sa kasinentero, naririto pa rin po, nakikitira sa bahay ng mga patay. Kaya po kami ay humihiling sa Administrasyon Duterte, lalo na sa National Housing Authority, na sana naman po isama niyo po kami sa programa ng pabahay. Oo nga po, hindi po kami informal settlers dahil ang sabi po kami po ay mga dwellers lamang. Pero paano naman po ang aking mga apo, ang aming mga anak? Sana naman po bago ko mawala, maranasan nila ang mamuhay ng normal kasama ng mga buhay. Kaya naminikluhod po ako, tulungan niyo po kami magkabahay. Salamat po. Ako po ay taga-sementeryo din, bagamat hindi ako nagbabantay ng mga puntod. Ako at ang aking apo ay walang kakayahan ng mga upahan sa labas. Kaya kami po ay nakikitira sa musileo kasama ang mga patay. At ako po ay umaasa lamang sa suporta ng aking anak. Ako po si Pia, hindi lamang artista kundi tao. Isang tao na lumalapit sa inyo ngayon. Samahan niyo kami sa aming laban. Hayaan na lang ba nating manatiling panaginip ang ating mga pangarap? Hayaan na lang ba natin ang kahirapan? Hayaan na lang ba natin ang kahirapan? Hindi!